Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports sa araw na ito. Tiyak na malalagay sa peligro ang title defense ni South African WBA at IBO featherweight champion Simpiwe Witieka. Ito'y dahil makakasamang muli ni Nonito the Filipino Flash Donaire sa kanyang training camp dito sa Pilipinas ang kanyang ama na si Nonito Sr. Naikasa ang title challenge ni Donaire kay Witieka. Mapatulog niya si Australian rival Vic Darchinian sa 9th round ng kanilang rematch noong Nobyembre. Ang karagdagang detalye sa report ni Ria Arevalo. Magandang relasyon sa pamilya ang ginagamit na motivasyon ni Nonito Donaire Jr. para sa asam na makamit ang kanyang panglimang titulo sa limang magkakaibang dibisyon. Tatangkain ang tinaguriang The Filipino Flash na maagaw ang WBA at IBO featherweight belt mula kay reigning champion Simpiwe Witieka ng South Africa sa fight card na mangyayari sa Venetian Resort and Casino sa Macau, China sa Mayo 10. Sa panayam ng PTV Sports, kinumpirma ng 31-year-old Pinoy hard hitter na ang kanyang ama na si Nonito Sr. ang makakasama niya sa training camp sa Ilorde Boxing Gym sa Sukat, Paranaque. And mentally motivated is one key. And for us, my father and I work together, my whole family is together, so it's an amazing thing. Everyone's working well together. The positivity of you know, the positive energy that's around the camp. But mainly going into increasing speed, power, intelligence, stamina, and everything else. Niya na magaling na boksingero si Witieka, nangako si Donaire na ibubuhos ang lahat sa ensayo para muling maibalik ang kinang ng kanyang boxing career. Well, Witieka is a very tough guy. He defeated the best in the division at the point at one point, and now he holds the super champion in the featherweight division, the WBA. So he's a super champion, and that's one thing that I'm aiming for. Si Donaire ay bumisita sa PIA Auditorium sa Quezon City para suportahan ang Breast Cancer Awareness Program ng I Can Serve Foundation. Para sa Good Morning Boss, Ria Arevalo, PTV Sports. Samantala, para matiyak na makakaya niyang makipagsabayan ng buhatan sa mga Asian counterparts, walang puknatang pag-ensayo ngayon ni Pinay weightlifter Heidilyn Diaz. Ang 23-year-old two-time Olympian ay susuong sa hamon ng Incheon Asian Games sa Setyembre, bitbit ang pangarap na makapag-uwi ng karangalan para sa bansa. Narito ang report ni Cristabel De Leon. Subsub sa ensayo ngayon sa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila si Olympian weightlifter Heidilyn Diaz. Ito'y bilang preparasyon sabak sa Incheon Asian Games sa Setyembre. Bagamat may tuturing na world class, hindi pa rin nagre-relax sa training ang 23-year-old Sambuanga City Pride, lalo pat batid umano niya na mabigat ang laban sa 17th ASEAN. Yung Asian Games, in-expect ko na ma-reach ko yung goal. Yung goal ko kasi this year, 1.6 and 1.30. So, total nun, 236. Kung makuha ko yun, may chance akong manalo or silver or bronze. Okay. Bukod sa Incheon Games, magpapartisipa rin si Diaz sa World Championship sa Kazakhstan sa Nobyembre at dito ay hangad naman niya na makasungkit ng ticket patungong 2016 Rio Olympics. Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports. Samantala, kauna-unahang gold medal sa Asian Games. Ito naman ang aasintahin ng mga national taekwondo jeans sa Incheon Asiad sa Setyembre. May report si Carmela Sison. Tanging gintong medalya lamang ang pupuntiryahin ng Philippine Taekwondo Team sa Incheon Asian Games sa Setyembre. Ito'y matapos na makapag-uwi lamang sila ng 5 bronze medals sa nakalipas na edisyon ng Asian Games sa Guangzhou, China noong 2010. Yeah, it's our goal to surpass our past achievements. Hopefully we'll be able to get a gold medal this Asian Games in 2014. Well, we have capable players and we think we have a very good chance. Sa panig naman ni multi-titled Taekwondo Jin Japoy Lizardo, lalong tumindi ang kanyang pagnanais na makapagbigay ng karangalan para sa bansa 9 na buwan matapos na dumanas siya ng hamstring injury sa isang kompetisyon. I take it as a challenge kasi yun nga, medyo napahinga ako. Yung hunger ko to fight, alam mo yun, parang mas mataas kaysa before. Samantala, sakripisyo at pagsisikap sa ensayo naman ang nakikitang susi ni Myanmar SEA Games gold medalist Jade Zafra
para matuldukan nila ang gold medal drought sa 17th ASEAN. Sa totoo lang po, syempre gusto po namin lahat na mag-uwi po ng gold medal. At gugustuhin ko rin po syempre na isa po sana ako doon sa mga yun. Pipilit naman po namin magpiling mabuti para po dito. So ngayon po, umaasa lang po kami na makakuha po ng gold medal. Nagkatingin po kami maayos. Bago ang insurance, magpapartisipa muna ang mga national jeans sa Asian Taekwondo Championships sa Uzbekistan sa Mayo. Para sa Good Morning Boss, Carmela Sison, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ann Silubon.